sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng galing. Kasama sa buhay na binana, isang maling akala na ang taliwas kong minsan ay sa isang lugar sa Maynila, maraming nangyayari, ngunit takot ang dilang sabihin ang lahat, ani mo'y kagat-kagat, kahit itago'y di mo pwedeng pigilin ang alamat na umus mo. Kahit na madami ang ulo mong at halos hindi iba ang laya sa pagkakulong, sa kamay ng iilan umaabusong kikilan, ang lahat ng pumalag walang tanong ay kitilan ng buhay, hukay, luhay, magpapatunay na kahit hindi makulay, kailangan magbigay pugay sa kung sino ang lamang mga bitukang halong. At kung wala kang alam ay umukuha na lang hanggang sa may nagpasa na sumalungat sa agos, wasakin ang mga kadena na siyang gumagapos sa kwento na mas astig pa sa bagong pahina lonta, sabay-sabay nating hawiin ang tabing na tolda. I'd like to greet those who are watching online, those who are from the good evening po sa inyo lahat, those who are watching online, and it's almost Bakit daw po ang pagkakas sa Zoom? Yun po, it's because this is an interview. So it's a one-on-one interview with gamay ko na po ang Zoom. Pero it is good to our 1% sa Zoom. Okay, people, goodbye to attendees of the Facebook. So now, I know there are a lot of those who are wanting to join us. All right, 30 seconds left, but we will go ahead and proceed with our interview. So this is another music. So with us tonight is Professor Sofronio Dulay. We will have an intro before our interview, and then of course our interview. Then we will have a little challenge. We picked a couple of pictures from Professor Dulay's public pictures. Kumuha po kami, and then he will in 1 minute po we'll challenge him if he remembers those pictures, and probably tell us
what's a little history about those pictures and what was happening at that time. So that's a little culture, a cultura challenge po that we have. So with us tonight po is Professor Sofronio Dulay, a professor of Far Eastern University for more than two decades. He's attended La Salle, University of the Philippines, and Asian Institute of Management. And he also, his interests are also in Baybayin, Arnis, Kundiman, and ancient native rituals. So we almost have the same interest, you know, sa Baybayin po. So it's Baybayin, Arnis, Kundiman po, and ancient native rituals. So let's all give a round of applause po for Professor Sofronio Toti Dulay. Thank you po, sir, for allowing us to have this interview po with you. And then I know we will learn a lot from your history, a history of your descendants, and history of Tondo, as we have this topic really about the past and the present of Tondo. A little history of what you know on the cultures of Tondo and its history. So we will go ahead and proceed with our interview. I will stop the share. Hello po, sir. Good evening, Alan. Good evening po. Nice to finally have this chance to talk with you po. Okay. Opo, thank you po at pinagbigyan niyo po kami sa interview na ito. Malaking bagay po ito sa amin. Wala naman, para sa bayan. Opo, sa gitna ng pandemyang ito, at least nagagawa po nating makapagturo. Opo, I know you know how that feels like being a professor, yung halaga po ng makapagturo at saka makapangaral, makapag-share ng alam po natin. To those who are watching online, those who are from Santa Cruz, Laguna, marami po silang mga nanonood. Right now, there are 57 of them who are watching live po in this interview. So thank you for joining us po. Sir, so we'll go ahead and just proceed with the interview. Could you please kindly tell us, in your own experience, can you or enumerate to us, what are the great things about Tondo that you know? Tondo kasi, matindi ang kasaysayan ng Tondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Actually, halos lahat ng mga bayani natin na lumaban sa Kastila, dyan ang galing. Of course, kasama na doon sina Lakan Dula, yung mga sinauna. No? Pero recently, sina Andres Bonifacio, si Macario Sakay, dyan din ang galing. Tsaka, if you will notice, karamihan ng mga movement, diba, yung unang strike ng martial law sa Tondo rin ang galing. Ibig sabihin, halos lahat ng importanteng movement ng Pilipinas, dyan nagsisimula sa Tondo. Oh. Basically, lahat po ng ano po, yung parang hindi naman sa paglaban pero parang para sa Pilipinas. Oo, para sa Pilipinas. Hindi naman parating gera. No? Basta sa ikabubuti ng bayan. Halos dyan ang gagaling sa Tondo. So it's very patriotic po, ano po, yung mga tao po sa Tondo. Oh, parang ganun eh. So with that kind of one po, so with that kind of impression that you have in Tondo, what is it the majority's impression of Tondo is now as depicted in movies and even in songs? How is it depicted in movies po and in songs like the one that we just heard? Actually, ang impression ng Tondo recently, no, in the past, talagang magulo diyan, parang puta ng mga gangster yan nung araw, sina Asong Salonga, Golem, ganun, di ba? Baby Amay, mga ganun. Kasi naman, ang explanation ni Professor Kimwell ng UP dyan is, Tondo is para bang melting pot siya. Nandiyan dyan yung tutuban. Nandiyan dyan ang pier. O, di ba? Yung mga galing probinsya, pag punta ng Manila, dyan na pupunta. Yung iba, dyan nagsisettle. O, kaya, grupo-grupo, ethnic gangster ang naglalaban doon ng araw.
Yan yung after ni Lakan Dula. Pero if you trace back nung unang-unang panahon pa, siyempre mga maginoon nandiyan, dyan, no? Kaya lang recently nga, nung recent time na, panahon na asong salongga, gano'n na, parang dancer. Pero lately, medyo tumahimik na ulit. Si Isko Moreno, si Mayor ng Manila, dyan din na pinanganak eh. Di ba? Wow. So parang there's this shift po, ano po, there's a shift of how Tondo was depicted or depicted before. Hanggang ngayon po, yung pagkakilala sa Tondo noon, parang nag-iba na yung sa kung ngayon, ano po, yung, or most recently, yung pagkakilala ng marami sa Tondo. Oo, may shifting. Era by era. Iba yung era nila Lakan Dula, iba yung era nila Asong Salongga, iba naman yung era ngayon nila Isko Moreno na, no? Iba na. Parang gano'n ang nangyari sa Tondo. Tumasabay sa takbo ng Pilipinas, kumbaga. Ano talagang melting pot? Very diverse, ano po? Very diverse talaga. Very diverse. Kaya ang daming gangster dyan nung araw. Ibang grupo ng Kapampangan, ibang grupo ng mga Ilocano, gano'n. So, as far as you know po, what are the differences in culture of Tondo then and now? Then as in far way back as before the or pre-colonial po, pre-colonial period. What as nung pre-colonial, ang sistema ng Tondo is lakanate eh, no? Ang lakanate kasi pare-parehong mga hari o mga datu ng iba't ibang tribo sa buong Pilipinas, kailangan yung lakan, yun yung parang paramount leader. Pero hindi siya yung war type na leader na nag-i-invade, hindi. Sinasangguni lang siya. So yan yung unang panahon. So parang siya ang pinakamayaman or strategic ng lugar niya, kaya maaaring maraming sumasangguni sa kanya. Kaya lakan siya. Nandiyan dyan ang lakan, kumbaga. Si Lakan Dula. Before Lakan Dula, may mga lakan pa dyan. Sinalakan si Mamanukum, ganon. So ganon. Ang Tondo, parang siyang sentro na nung araw pa. So it's not how we know of a king or a ruler now na talagang yung panpo nila, yung the duty that are given to them are clear-cut. Hindi po clear-cut, pero more of like parang sinasangguni, parang ama or elder sa lugar. Ganun. Ganun ang style ng lakanate. Hindi maintindihan ng mga Western na monarchist tong style natin eh. Ibang Pilipinas, ang mga hari natin dito, hindi yung nag-invade, hindi ganun ng territory. Ang hari natin dito, para bang prosperity ang ini-emphasize ganun. Total, marami naman lupa yun. Ba't ka pa mag-invade? Parang ganun siguro philosophy nila. Opo. So the culture was definitely different. Even yung nga po, even if you think about the culture of the Western at saka Eastern culture, magkaiba po yan. Even iba talaga. Iba talaga, ano po. So even Juan, basically being a ruler, it's also different. Iba yung style ng Pilipinas. Kahit sabihin natin siguro, it's, yeah. I think you're muted, sir. I can check if you are muted po. Muted, are you muted po, sir? Ako? Hindi naman. Ayun. Yun. So, you mentioned, I saw one of your interviews po in Eyewitness. You mentioned that the discrepancy on how the Spaniards depicted the pre-colonial people. Can you tell us a little bit more about that? How? Ganto ang tingin ko kasi. Para bang if you are an invader, no, like Spain is an invader. So, ang style mo is pahinain mo ang resistance ng invade mo. Paano? Project them as a savage. 'Di ba? So, sa education, no, sa economy, maski sa history. Abunan mo mga kasaysayan nila para wala silang babalikan. Tapos project mo silang savage, nakabahag, etc. Kaya ang paniwala ko, although I wish some forgiveness sa King of Spain ngayon dahil nagsusulatan kami, no? Ang paniwala ko lang, hindi naman niya kasalanan yan, actually, no? Ang paniwala ko lang, baka ganun ang design ng Kastila na talagang intentionally magmukha tayong savage.
ang problema, pinipick up pa rin ng ibang Pilipino. O ngayon, may mga ganong Pilipino pa rin na sumasakay doon sa ganong design ng mga Kastila. And it could also be the confusion of what the term savage is. Baka para sa kanila, savage yung hindi kapareho ng kultura nila. Para sa kanila, savage yung kumakain sa in a banana leaf. Diba? Baka sa kanila, savage yung content. So it's also different. Ano po? Because that's also how they treated the North Americans and even the South Americans. Ah, talaga? Ganun? Opo, ganun po. In the history of the ancestors of America and South America, that's also the way how they were treated. And there are records wherein they really destroyed the records of their the country that they're colonizing. Especially same pattern, actually. No? Same pattern po. And again, it could have been done intentionally or not intentionally, but it happened. The same fact pattern. That it's shown, opo, it's shown in our history how in their records, you can see how these things happen even in the record. Tulad po ng record sa Doktrina Kristiyana nga po, di po ba? Oh. How the Doktrina Kristiyana, the Tagalog version of the Doktrina Kristiyana, when pagkapunta sa Ilocano version na, meron na yung kudlit. Whether they were really intending to preserve or destroy the Baybayin writing, parang right? Pinag-aaway-away, no? Ano man yung intention nila, it's on the record that they changed. They by the rule, eh. Kaya nga, yan ang resulta tuloy, nangyari. Yung ibang mga Pilipino, confused sa pre-Hispanic history natin. Yung iba, ayun lang ha, may nagsabi dun sa isang chat room na wala raw tao, halos wala raw tao ang Pilipinas nung dumating nga yung Maranao daw. I mean, sabi ko magbasa ka nga ng rhinoceros man, doon man, tsaka yung Callao man, ang layo na ng panahon nagkatao ang Pilipinas. Opo. And then even actually if you study the history of, I don't want to go too far of the topic po, pero I just want to mention this, that in Indonesia po recently in 2016, meron pong na-discover doon, you know how in the east western civilization yung mga cave paintings po nila doon na sinasabi nila, yun yung mga pinakaunang mga paintings sa cave. Sa West, di ba? In 2016, they found out that those paintings in Indonesia po are older than those in Western. Okay, so, diba? There's a lot of political change. In that, there's a lot of political aspect, the power. That's why history books should be rewritten, eh, based on the recent findings. Eh. There are a lot of things, but like I said, I don't want to sway too much in topic. So if we were going off of topic, just pull me in, because I have the tendency to move so far from the topic. And so, informational naman yung style mo. Everybody can learn a lot from you. Opo. I have the tendency to just go on and on. Tapos mamaya biglang antukin na yung kasama. Like my wife would just fall asleep if I'm talking to her, just fall asleep. Can you give us some information, Paul? So you said I watched your stuff also. Those interview from Eyewitness and interview from I wonder. Opo, that you are a descendant of Lakan Dula. So give us some information po about your relationship to Lakan Dula and who was the last ruler of Tondo. Can you give us more information about that po? Ganito yan. Ang last king talaga ng Tondo is si Lakan Dula, kasi ang nangyari diyan, yung tatlong mga kapatid, si Lakan Dula, si Rahamatanda, at si Rasuliman, no? Lumaban si Rasuliman sa mga Kastila, natalo. So according to Dr. Kimwell ng UP, nag-group sila sa Tondo. So ang mysterious ngayon kung bakit hindi ginagalo ng mga Kastila si Lakan Dula. Para bang lumabas, inaalagaan ng mga Kastila si Lakan Dula, parang symbolism siguro na magkakampi sila, parang alliance ang dating.
Tapos, yung anak ni Lakan Dula, sa history ni Martin de Goiti, basahin mo yung istorya ni Martin de Goiti, yung kapatid ni Martin de Goiti, pinag-asawa sa panganay na anak ni Lakan Dula, kay Batang Dula. History ng ni Martin de Goiti yan, ha? So, para bang diplomacy ang ginawa kay Lakan Dula? Diplomacy. Hindi war ang style sa kanya. So, yun ang handling ng Kastila kay Lakan Dula. Iba ang handling ng Kastila kay Lakan Dula kaysa sa ibang mga chieftain, no? Opo. Kami ang bali officially I'm the peak patriarch ng angkan ng Dulay Mendoza sa Marikina. Ang tatay ko yung port. Opo. Eldest yung tatay ko, eldest din ako. Tapos yung eldest ko siya rin magmamana, parang generation counter, no? Six na siya. Pero yung tatay ko, nagsimula siya doon sa linya talaga ni David Dula y Goiti. Yun yung isang anak, yun yung panganay na anak ni Batang Dula. David Dula y Goiti. Tapos hanggang umabot sa lolo ko kay Petre Dula, panganay din. Tapos hanggang sa tatay ko panganay, tapos ako panganay. Parang ganun. So, you said so again I'm going to go back to the a little bit about eyewitness po, di po ba? So they depicted him or they depicted the people from Tondo or the our ancient ancestors po that they were wearing certain type of clothes na yung mga nakabahag or whatever. How was that kun po? You mentioned that there's kind of like a discrepancy there. Oh ano kasi ng... itong dating yan eh. Actually, si Lakan Dula is one of the richest datu in the Philippine history. Okay. Ang isang mayaman pa yung datu Ibarrehen, no, ng Sama. Okay. Kasi para nung sinalubong niya kasi sila, naka-gold yung mga gold swords sa mga ano yan, di ba? Pero si Lakan Dula, parang lahat ng mga barkong dumadaong sa Manila Bay, nagbibigay ng buhay sa kanya. Okay. Kaya tanggal niya yung partnership, tapos pag nagbigyan ng buwis sa kanya, pinapabalik sa tao niya. In other words, ganun kayaman yon. Ngayon, kung ganun kakayaman, hindi ka ba makakabili ng magandang damit? Di ba? Diba? Hindi ka ba makakabili ng magandang sapatos? Ang tagal mong naghari dyan sa Tondo, di ba? Alam mo, sinisisi ko, kaibigan, baka yung artist na nag-drawing. Kulang, ang tawag ko ngayon sa ganyang klaseng artist is, kulang sa patriotic IQ. Oh. Nag-invento ka ng word, no? Patriotic IQ. Siya, plain. Baka ang nag-drawing lang dyan, plain artist for the sake of art. Pero where's the patriotism? Where's your respect to the old rulers of your country? No? Diba? Oh. Samantalang, look, ha? Pag nag-drawing yung mga Westerners sa mga rulers sila, mga king nila, elegant, diba? Maski yung upuan, ang gaganda, ang palasyo, ang gaganda. Eh tayo, mga artist natin, mag-drawing ng dato ng Pilipinas, nakabag, nakapaa. Grabe. Kaya dapat siguro yung mga artist natin, merong patriotic test. Opo, diba? That's true. At saka, I mean, it could be, again, I'm gonna go back to yung panpo eh, yung it could be how they are understanding what a savage is. Kasi sa atin, I mean, there are three reasons why people wear what they wear. I mean, it could be through fashion, it could be through environment, and it could be through culture. Hindi po ba na ang susuot ng mga tao na mga damit? So, I mean, I think tama po kayo. I mean, there's a way to depict the people. If you would depict them to in a painting, especially siguro noon mahalaga yung painting kasi not everyone painted. Walang litrato nung araw eh. Oo, walang litrato nung and not everybody gets painted. Only probably those who are important individuals, di ba? If you're gonna depict somebody like that, it would be somebody na it wouldn't put them down for that reason po. Ano po? So again, it's very interesting po. You said you're the fifth of the descendants. Ano po? Of Lakan Dula. Hindi. Dito lang, counter lang namin dito sa angka namin. Pero actually, hindi ako ang fifth. Sa angka namin, sa Dulay Mendoza, I'm the fifth patriarch. Ah, you're fifth. Okay. Kaya lang, lately, parang with the letter coming from Spain, tapos from the Church of Tondo,
inindak ako kasama na parang head ng House of Dula. Tapos at the same time, Grand Patriarch ng Principalia Hereditary Council of the Philippines. Yung mga ibang mga royal houses. Dahil sa papel ni Lakan Dula nga, di ba? Lakan siya. Ako din ang parang Grand Patriarch nila. Oh, I see. Inindak ako. Doon kami sa simbahan ng Tondo inindak. Kasi alam mo ba yung simbahan ng Tondo? Yan yung dating palasyo ni Lakan Dula. Yung Santo Nino Church ng Tondo. Opo. Yeah, I saw that from, I wonder po, na Juan, how were you able to, that's really interesting. How were you able to trace a lineage? Is it from family records po, public records, passed down oral history, or how was it po? How did you find out? Ganito yan. Nung bata pa ako, narinig ko na yan. Kasi yung tatay ko rin, marami rin kumukonsulta sa kanya. Nakikita ko na eh, na parang gano'n. Tapos sabi, narinig ko na sa kwentuhan ng mga matatanda. Pero I don't take it seriously. Only when I'm mga 40 na yata ako, nung nagsisimula ko nang mabasa sa mga internet, tapos may mga tumatawag na sa akin, may mga sumasangkuni, tinawagan na ako ng eyewitness, mga ganun, may mga tumatawag na, sabi ko parang yun, I began to realize na baka yun nga, parang ganun nga. Tapos nung naka-receive na ako ng mga letters, okay, tapos mga invitations. Actually, personally, irrelevant naman itong mga ganitong title kasi hindi naman recognized ng gobyerno ito. Eh. Kailang, para bang, in some instance, para bang you got the feeling na baka makatulong ka sa Filipino identity. Parang ganun pakiramdam ko. Eh. Baka makatulong ako sa Filipino identity in a way. Kaya, pag may kumukonsulta sa akin, sinasagot ko as the way they look at me. Halimbawa, recently may kumontak sa akin. Yung bang mga indigenous Filipinos, ang nangyari pala, hindi nila nakukuha yung ibang karapatan nila. Pero recognize sila ng United Nations. Yun, sinasambuni sa akin. So nag-usap kami. Former senatorial candidate. Yung mga ganong dating, na ano, siyempre papanindigan mo na i-advise mo sila ng properly. Ganon ang ginagawa ko. So that's also a lot of responsibility actually to take on that task. Oo nga. Yeah, it's also a lot of responsibility. Ano ba, sabay-bayin na yan. Sabi sa akin ni Jay, sabi na, Prof, sulatan natin ang si Digong daw. Para supportan tayo makuha yung doktrina Kristiyana. Sinulatan namin. Tapos nag-dispose naman. Inindoso kami kay National Historical Commission sa ambassador ng US. Okay naman. Sino pong, kanino inindorse po yung kanyo? Hindi, ang nangyari is, inindorse ni Digong yung sulat kay National Historical Commission. Sumulat kay National Historical Commission kay Ambassador Teddy Boy Locsin. Sabi na they are supporting the movement of recovering the repatriation. We're trying to repatriate. I think, I don't know, siyempre divided po yung kanjan, especially with historians, divided po yung opinion nila if we should repatriate our own things. But, well, time will tell. If the government says it's okay to go, let's go take it back, then let's go take it back. I mean, why not? Ano po, hindi po ba? Depende na yan. Parang malangiga bell yan eh. Yes, it would be an honor, I think. It would be a lot of honor po. So I said, again, taking on that task, you know, if they tell you that you are indeed a descendant of Lakan Dula po, and if you take on that task, how do you feel that? Do people change how they see you? What do you feel about that, po? I mean, how people treat you? Do they treat you different that you are a part of the ancestral history, po? Palego, wala namang pagbabago. Kasi they treat me like a professor. Kasi nga, mas gusto kong tawagin akong professor eh. Kaysa sa mga lakan-lakan na yan. No? Pero pang pinsan ko sa Sarawak, kasi ang theory namin, magkakamag-anak yung mga royal houses eh. Pinsan ang tawag sa akin, taga Sarawak. So awang daw ang designation ko pag sa Sarawak ako. Sabi ko, ano ba yung awang? In English, sabi niya, prince daw.
So, ang daming mga kung ano naman tawag, kaya mas gusto ko ang professor na lang para, para isa lang ang tawag. Kasi usually po nga po sa ako, di ba, sa, if you go to a, especially how a ruler, being a ruler starts, isa, kahit sa mga isang, sa mga barangay po sa province right now, those who lead as a kapitan, they're usually in the same family po, yung mga line of family that will lead. Di po ba, lalo if their family is popular or their family were the ones that's helping the barangay more. Magkakamag-anak, eh, magkakamag-anak. So, I mean, it can be kaya, kaya ako, natural lang. Kung ano lang maitutulong ko, kung ano lang magawa. Yung arnis, minsan ako pinagsabit ng mga ng Lakan Dula medallion sa lahat ng mga arnis masters all over the world. Oh, nag-meet sila sa luneta. Ako pinagsabit. Di ako naman, sa kailangan ko, pinagsabit ako, pinag-speech ako. I mean, for the country na lang, parang ganun. Although, officially, hindi na recognize ang gantong role ng Philippine government. Eh. Kaya you have to do it in a very private way na lang. Still subdued, but still kind of like being patriotic at the same time. Oo, oh, ganun na lang nasa isip ko. Eh. Baka makatulong sa Pilipinas. Eh. Ganun ang nasa isip ko. I mean, I think with anything about history, you know, would help, especially in as far as like Philippines, kasi wala tayong, there's not that much record. Yun yung mga kung sa mga ninuno po natin eh. We really don't have much record kasi they write it on bamboo tablets. Bamboo tablets, tama. But then again, we don't know really if there were old books that they've written before that was destroyed when the Spaniards came. We really don't know. But time will tell when there are researchers that will find or even archaeologists. Baka may mahugay dyan na mga naiwan sa kuweba, mga ganon, mga old houses. Like I always tell my students po, the absence of evidence is not the evidence of absence. That's especially true. And that's a saying that many archaeologists go by. That's why they go out digging po. I mean, for those who are archaeologists po. So that's very important that for us to keep digging for the truth, for us to keep digging for our history. And ang problema lang natin ngayon, pare, Alan, no? Pag may mga nadidig na mga artifacts, oh, sasabihin, oh, Madjapahit yan. Nasabihin, si Badja, kinakredit sa iba. Oh, Sanskrit yan. Ibig sabihin, imbis na sabihin, oh, galing sa tribo ng mga Maranao yan, galing sa tribo ng Warayan, Lakiyus, galing sa tribo ng mga Ilocanan, kinakredit sa iba. As in, walang tao sa Pilipinas. Grabe. As in, wala tayong situation. Yun ang problema natin ngayon. Marami kang makakaharap na ganyan sa mga chatroom. They're very proud. Nasasabihin, ah, Sanskrit yan, Madjapahit yan. As if walang tao sa Pilipinas, parang ganun. Opo. Yun ang, I think that's one curse of technology or one curse of social media now. There are a lot of misinformation that's going around. And that could be dangerous even in history, ano po. That's why I'm very careful. I don't really consider myself as a full-fledged historian, pero I have to be really, really careful with the information that I provide, that I have to have a reference. I have to have a reference before I give out information. I have to have a reference. Ang problema kasi nung iba, ito hinala ko atin-atin lang. Ha? Minsan I get the feeling na may mga intelligence, historical intelligence officer yung mga Indonesian, Malaysian, and Sanskrit to sabotage our history. Kasi, ito mo ah, o, diba, mag-uusap kayo ng maayos na tungkol sa, ano yan ng artifacts ng Ipugaw yan, mga ganun. Bigla may sisingit, Sanskrit yan noong araw. May magsasabing ganun. Yes, that's true. Iatat sila parati sa ibang bansa. O, diba? Para bang may binabayaran yung mga bansa na yan, sabihin mo ah, na parating Sanskrit yan. Ah. Parating atats mo sa Sanskrit. Ah. Parating ganun. Diba? Kaya nga, if you watch my video about Principalia Theory, nag-theorize ako doon, may ancient civilization ng Pilipinas. Eh. Just to prove
na meron talaga tayong ancient civilization at doon mo credit lahat ng glory that is to be credited for the Philippines. Wag mo i-credit sa Madjapahit, wag mo i-credit sa Well, even if you look at the history of how Philippines was inhabited by humans po. Only recently also where they found out, I think ang akala nila 60,000 years lang yung inhabitants ng mga tao dito sa doon sa Pilipinas. Callao man 16 yeah. But they found out it's 600 or 700,000 years. Yes, precisely. Ganun tayo katanda, pare. So yung yeah. Panahon ba na yun, walang civilization na umusbong doon, 'di ba? Doon ka magtataka eh. 'Di ba? So it's and then even when you come to think of it, if Philippines was the kind of like a parang merchant area eh, dito nagmi-meet lahat ng iba't ibang tama. And if this is indeed that kind of place, most likely the people that lived here are rich. Tama, precisely. That's why they're wearing gold. That's why they're wearing... Pareho tayo ng tsuri. Kita mo ah. Ito mo, kurso natin yung tsuri natin dalawa. Bakit yung mga Madjapahit niya si Bijay pumunta sa Pilipinas? Actually, prosperous tayo. Di ba? Prosperous tayo. Hindi, kasi mag-abroad ka ba naman sa mahinang bansa? Diba, 10 datos sa Panay. Tinawid nila yung celebrity para lang makarating sa Pilipinas. Ibig sabihin, prosperous tayo. Pumunta sila dito eh. Eh bakit i-credit na? Parang masiga pa sila, parang mas sikat pa sila kaysa sa atin. Parang ganun lumalabas eh. Samantalang sila pumunta sa atin. Diba? Opo. That's true. That's true po. And you know, there are a lot of theories about that. But of course, it's hard to prove it without any evidence, you know. That's why we need these archaeological findings. Yeah. I think there should be more excavation that's going around in the Philippines. Dapat ganun. Maraming hukay. Oh. Kasi it will support the theory na may civilization talaga tayo. Opo. And like I said, I keep repeating that to my students. You know, the absence of evidence is not the evidence of absence. Bagamat okay, wala ka nakikita ngayon, doesn't mean na wala. Hindi po ba? Even the history here in Guam, na sabi nila walang writings dito sa Guam. There are actually writings, there are symbols that's written in caves here in Guam. Tapos sinasabi Victorians that there are no writings systems here in Guam. I said, how do you say that? Why do you say that? Well, because there's no evidence of it. Well, the absence of evidence is not the evidence of absence. Tama. Because you haven't done your, if you start digging, maybe more, then you will find. Or, you know, even go, because Guam is not, an old landmass. It came from a volcanic activity. So, ang landmass ng Pilipinas is probably not, or ng Guam is probably not as old as the landmass in the Philippines. Ah, ganun. Bago pala. So, Polynesian. Aling to sa volcanic eruption under the ocean. Another question po. So this is kind of controversial. Ano po? And I want you to maybe if you could give us some clarification about this. Sabi po nila, naging taksil daw si Lakan Dula. How do you feel about that po, being a descendant? Actually, in-explain ko ni Dr. Sebastian ng PUP. Kasi ganito, si Lakan Dula, wise, strategic kung mag-isip. Kasi nakita niya na hindi kaya natin ang mga Kastila on the spot, kumbaga. Yung bigla ang laban, kasi natalo si Rasuliman, di ba? Nakita niya ang lesson from Rasuliman. So ang ginawa niyang style, siyempre ganun na rin ang style ng Kastila, nakipag-parabang alyansa siya. Pero, look at this, no? Nakipag-alyansa siya, pero eventually, although na-appoint na Gobernador Silio yung mga dating dato, di ba? Naging Principalia, di ba? Naging Principalia. Tapos, hindi binubuwisan yung ibang mga Pilipino. In other words, natetemper niya. Yung imbis na apihin tayo masyado, natetemper ni Lakan Dula. Natetemper niya. Kaya, kumbaga sa may ginagalang na institusyon yung mga Kastila.
In fact, nung namatay si Lakan Dula, sabi ng istorya ng Santo Nino de Tondo, si Junior Susi, sabi niya, sabi rin ng pare, no? Sabi nila na yung teritoryo ni Lakan Dula, yung palasyo, dinonate ng mga anak sa Kastila para gawing simbahan. Pero in exchange of, may mga lupa rin binigay sa kanila in some other places na doon niya tinago yung mga descendant niya. Kasi ang napunan ni Lakan Dula eventually, in-anticipate niya na may persecution eh. Eventually, okay. In-anticipate niya na may mga persecution of, you know, of nobilities. Kaya sinisimulan niya ng itago yung mga descendant niya. Okay. In fact, maraming namatay nga, no? Yung... matatalo rin natin ito. Which is nagkatotoo naman. Eventually, si Bonifacio rin na taga-Tondo rin ang nag-pursue ng independence, sinuporta ni Aguinaldo na taga-Tagalog region din, saka ni Macario Sacay. Eventually, nakuha din natin ang independence pero masyadong matagal, kumbaga, masyadong matagal. There's a correction po, ano po, yung the one I was mentioning a while ago na yung sabi ko na the original thought of the Philippines is about just 600,000 years. Yun pa lang sabi ko na 600,000 years ago, pero it pushes it back even more 1,000 years before that to like 700,000 years. Yung rhinoceros man yun, present rhinoceros man. Excavated by French archaeologists. Yes, yes. Sa Benguet. Yes po. That was actually, 2018. Actually, Alan, hindi lang napupunan ng mga historian. Si Otley Beyer, binanggit niya na yan eh. 250,000 years ago, may tao na sa Pilipinas. Ang tawag niya, Doneman. Oo, hindi. Otley Beyer is also the one that said that, you know, there are records in the Philippines before even the Spaniards came, but it was destroyed. It was part of my report. At talaga, part ng ano mo, no? Actually, ang nangyayari sa atin ngayon, nire-reconstruct natin ang interpretation. Eh. Nire-reconstruct na tayong mga modern na personalities. No? Nire-reconstruct natin ang interpretation para lang lumutang na meron tayong old civilization. Kasi pag hindi natin i-reconstruct ang interpretation, forever sabi sa tayo. Yun ang interpretation. You know, yung Like what I said in my presentation po sa on Pigafetta, when Pigafetta went to meet the Raja Colombo, di po ba? Then Raja Colombo and his men, when they saw him writing, nakalagay po doon, they were astonished. That was the translation from Pigafetta's own writing, that they were astonished. Pero hindi po sinabi doon that they didn't have their own writing. Them being astonished could just mean that they were astonished to see him write so well. Nakita niyo po yung, I have a book actually. And they cannot read what they're writing. But he's writing. I mean, this from the original inscriptions of Pigafetta. Yes. And that's why they were astonished, di ba? They were astonished, but that doesn't mean interpretation po ng maraming mga historians po na after that, ang interpretation po nila that they didn't have their own writing. Grabe, no? Opo. So it can, I mean, I am not giving my own interpretation. I'm just in and I'm just giving my how I understand the stuff po. Maybe kaya further, nga, dapat ang artist natin, mga historian, they should have a patriotic IQ test. Eh. We should test their patriotism. Kasi kung hindi patriotic ang mag-interpret ng history, puro kalokohan lang lalabas dyan. Puro inutil tayo, puro savage tayo, puro ganun. Puro magjapay, ganun. Ang kwento na naman dyan. No? But you know, many of the thinkers in the history of Europe po, actually,
they admire yung sinasabi nilang savage ng North America. Na so because for them, they're gentle, sabi nila, they're kind, di ba? Yun ang mga kwan. Pero they were considered savage because iba yung kultura nila sa kultura sa West. So Western culture, which is in Europe. So anything that was different for them was a savage culture. So yun na po. Alan, may nabasa akong isang speech si Theodore Roosevelt. Ha? Dinescribe nila yung prehistoric, dinescribe nila yung pre-Hispanic Filipinos. No? Ang diet natin maganda. Prosperous tayo. Literate tayo. Ang pananamit natin okay. Lahat ng magagandang bagay, sinabi ni Theodore Roosevelt tungkol sa Pilipino. Bakit hindi pick upin yung ganong linya? Di ba? That's true po. That's true. And even, like I said, even the thinkers of them during those times, like John Locke, Rousseau, you know, those thinkers, they, meron silang kwan eh. I mean, they saw this. They saw Mark Twain, you know, he did not agree with what how America was doing, what they're doing when they were in the Philippines, when they were colonized. Oh, tama. Sinabi niya yun. Opo, he didn't agree with how they were doing. We didn't go there to help them, but you know. So it's very interesting po. And this kind of conversations po really opens up a lot of avenue on historical understanding, historical facts. As a professor po, why do you think learning about cultures is important? Kasi pag confident ka sa culture mo, tsaka proud ka sa culture mo, siyempre, the way you will behave, the way you will decide, okay, is medyo buo ang loob mo. Kasi buo ang pagkatao mo eh. Kumbaga sa ano, matigas ang pagkatao mo. Kasi nga, respetado mo sarili mo, ginagaling mo ang kultura mo, o diba, alam mong galing ka sa marangyang sibilisasyon, kaya importante yon. Yung magkaroon tayo ng pride or proud tayo sa ating kultura. Importante yon. It will dictate how we will behave in the future as a nation. So there's that great sense of self-confidence and psychological well-being. Oo, talaga. Buo ka mag-desisyon. Hindi katulad pag hindi ka sigurado sa pinanggalingan mo, parang basang sisip ka, no? Api-apiin ka lang, no? Kaya kang pitikin sa ilong, mga ganong klase. No? Takot ka mag-negosyo, mga ganon. Okay. What's your opinion about the kind of cultural appreciation that many, especially the young ones nowadays. Ano yung nararamdaman ko ninyo? Actually, ang mga, lalo sa mga PILAM, bilib ako sa mga PILAM, sila yung naghanap ng identity talaga as a Pilipino. Pero, magandang indication yun. Kaya tayo, dapat ang mga historian, we should be ready to give them a very patriotic interpretation about us. Kasi kung naghanap ang mga kabataan, tapos ibibigay natin sa kanila garbage, ay di garbage yun na interpretation. Parang garbage in, garbage out eh. Di ba? Parang sa computer. So kailangan tayong mga historian, sila, no? Ayusin natin ang history natin na it will give pride to our new generations. Kasi naghanap ang mga new generations, lalo ng mga PILAM. Kung ano ba tayo talaga? Asian? Pacific Islanders? Di ba? Or Latino? Parang ganun eh. Asia sa Amerika yan eh. Opo. Diba? Totoo po yan. Kasi every time they apply for a job, it's gonna ask them yung, nandun po sa application po yun sa trabaho eh. Ah, ganun ba? Opo, are you a Pacific Islander? Are you an Asian? Or a Mexican? Hindi ko alam. Actually, noon sabi ko, siguro Spanish, more Spanish kasi sabi ng lolo ko, or sabi ng mga my parents, more of a Spanish daw po kami or whatever. Pero when I did, what do you call this, a genetic testing, I did a genetic testing po. I'm 83% Chinese. Ano? 100%? 83% Chinese. Ah, talaga? So Asian ka? Asian.
weird. It's weird po. Talagang it came in as a shock para sa akin. Pero may Pacific Island din. May side kang Pacific Island din. Wala. Actually, wala. At saka not ito pa ang nag-guan sa akin, ha, nag-testing po sa akin. National Geographic yung nag-testing po sa akin. Talaga? Yeah, opo. And it's so weird dahil but sabi ko, kung Chinese, so, I mean, my parents said that we're more like Spanish or blood. Pero European naman. I have 2% of European. Ah, 2%. And then also some 2%, a little lower 2% on the Indian side. Kami sa Principalia Council, 7 kami eh. Parang naging hobby na namin na magpa-DNA nga. Pero ako ayoko magpa-DNA. May reason ako na very personal. Pero yung mga kasama ko, yung House of Kapulong, nagpa-DNA isa. Si Dr. Cecilia Cayetano, no? Alam mo, lumalaman sa kanya, may Normandy blood siya. Which is, Normandy. Which is tally, doon kay Ismeria Doily, na nanay ni Lakan Dula, galing sa British royalty yan, Normandy. Okay. Na-prove niya na through DNA na descendant sa Lakan Dula kasi may Normandy na blood. Yung iba, si kaya nga gusto kong pagsalitain din si Doktora Cayetano sa Baybayin eh. Explain niya tungkol ng DNA na yan. Meron palang Y DNA na may mga ganun eh. Marami pa lang chromosomes. Oh, yung mga ganun, oh. May X chromosome, Y chromosome from your mother. Those are the X and Y chromosome. And me being a laboratory technician also, those are things that is really interesting for me. Dahil, ganun? On profession side. Alam ko yung mga ganun, ano? Opo, alam ko rin yung mga ganun. So it's really interesting. It's really interesting po. Yung DNA yata ng mother ang hindi nagbabago, ano? Opo. Those are the ones that sticks with you po. The DNA. Yun, DNA ng nanay. No? Oh, sama. Juan. Sir, thank you. Sandali, mayroon po akong share. So yung game po natin, saglit lang. Thank you for joining me, sir, as Juan. Magandang discussion to. Oh, I hope it will help. Kasi ka, very intellectual ka rin eh. Marami kang alam na... I try to know more. Sabi ko nga po sa inyo eh, kung minsan po may mga kausap po akong hindi masyado interesado sa history, mas biglang aantokin na lang ganyan. Pero yung mga nakaka-appreciate talaga ng history, you would know po. Magkakaintindihan kayo talaga yun, ha? Oo. Ako naman, management professor ako. Hindi naman ako historian talaga pare. Nga po. I saw that in your stuff. Parang kwan lang. Parang talaga interest mo lang po yung history. Nahilala ako sa ganito. Eh. Yung mga nagtatawag sa akin, mga lakan-lakan. Nahilala ako sa ganito. Which is good po. In fact, it's a lot of help that more people are interested with the history. So here's a minute of a cultura challenge. I will give you a minute to look at these pictures. These pictures po I've grabbed through your Facebook, pero hindi po yung mga naka-private, yung mga public na pictures po. Para tama. Buti naman. Para kwan po, hindi naman masyadong offensive yung approach ko. Ito po. Okay, here you go po. Yan yung ano, sa MRRD. MRRD. So, ano po yung MRRD po? Si Secretary Mamunjong to eh, yung isa. Okay. All right, that's good po. You have 30 seconds left on that one, pero nabilis. Yan. Yan naman, yung sa klasiko kasi, ang ginagawa ko, yung mga top 10, pinupoclaim ko, sarap, pinapatay ko sa harap, tapos pinupoclaim ko. Style ko na yan. Tatawag ko isa-isa, yung mga top 10. Alam mo, midterm, top 10, tatawagin ko sila. Tapos proclaim ko silang ganyan. Tawa na sila. Yan ang unique na style ko. And the students like it. Huh? Actually, sa evaluation ko sa mga estudyante, ang tataas ang rating ko. Kasi mga ganyang style.
Anong class po yan? Management class yan. Human relation. If I remember right, parang total quality management class yan. Oh, okay. Okay. Nasagot po ninyo ng mabilis po yan. Ito po. Ah, yan yung naging director ko ng AIM Alumni Association. Na naboto akong director eh, ng AIM Alumni Association for 2 years, no? Naging director ako. Yeah, ano namin yan, officer's picture namin yan. Oh, wow. Okay po. Ayan. Yan yung in-interview ko sa Eyewitness. Dito yan. Actually, dito yan. Ito, itong, ina, oh, itong lugar na to. Yan, yan. Yung mga, yan yung mga libro. Si Sandra Aguinaldo nag-interview sa akin. Oh, wow. Yung so, mga copies po na mga yan, it's very, kung po, ano po, gano'ng katagal na po yung mga yan, yung mga copies na... Ah, matagal na to. Minana ko pa to sa Mendoza, sa side ng nanay ko. Sa nanay ko. Sa side ng nanay ko. We also have like that po nung bata ko. So, nung nakita ko po yung picture ninyo, nag-comment ako, eh, sabi ko, nakaka-kun po, nostalgic para sa akin. Dapat minintain mo pare. Oo, oh, ay, wala po eh. Wala, wala. It's hard to maintain that. Kasi nasa abroad na po sila. At saka before, sa Pangasinan po, madali pong masira yung kung dahil malaki. Oo, madali masira. Okay. Ito po. Ito yung sa I Wonder. In-interview ko dyan, tungkol sa angka namin. Pinatayo ko dun sa likuran namin na may balietetri yung likuran namin. Eh. Dito sa bahay namin, may balietetri. Dyan ako pinaupo. Parang eerie daw. Opo, ang ganda, pero ang ganda po ng kwan, ng combination po ng mga kulay at saka. Oh, balete tree yan eh, balete tree. Alam mo naman, balete tree, parang eerie. Sinasabi sa akin, paano mo naalala ko yung tanong dyan eh, paano mo malalaman na descendant ni Lakan Dula yung kausap mo? Sabi ko, kami, inclusive ang style namin. Silakbo ng damdamin na lang. Pag medyo close kayo, descendant yun. Opo, pero siyempre may indication, yung native sounding surnames, isang indication okay. Yun na descendant ng native nobility. Kasi okay. Bakit sila pumili ng native sounding surnames? Ang dami nilang pipiliing apelido, bakit yung pinili nila? Ibig sabihin, isang indication yun. Opo. But there, according to according to some records din po, di po ba, what they did with many of, hindi ko alam kung sa probinsya lang po ito, pero the Spaniards also changed the last names. Of the opo of the people when that time they made it they Spaniardized the last name. Pero ako nagtataka ko, last name ko is actually it's Kamba. Kung when I did the research is a French last name. Pero yung opo, there was a governor that they assigned in the Philippines before na si nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Pero Kamba pong apelyido po niya. O baka kamag-anak mo yun. Opo, served in the Philippines for two years. Descendant so, ka pala ng Governor General ng Pilipinas. It's a kwan po sa akin. It's pero pare, seriously, no? Kung native sounding name ka, okay. Meron pa rin ano yun, may meaning pa rin. Kasi bakit pinili ng ninuno mo yung native sounding name despite okay. Na pinipersecute ka ng mga Kastila? Di ba? Plus, if it's a native sounding name po, it's usually, most likely, kung native siya, hindi siya Spaniardized. Kasi oh. Spaniards are like De La Cruz, yung mga Corpus, mga ganyan. Yan. Mga, pero pag apelido ang Pangilinan, ganyan, Callao, Magsaysay, ibig sabihin, pumalag ka sa Kastila. Opo, opo. Opo. Pumalag they kept ka. They kept their last name. So oh, hindi, they kept their knight's last name. Opo. May reason yun, may reason. Opo, opo. Thank you po, sir. Thank you for this great night na nakausap po namin kayo. Wala po kaming maibibigay po sa inyo na mga pabuya, pero we have this as our appreciation po to you. I will send you a copy po in your ako na lang magpo-print. Ako na lang magpo-print. Pwede yan. Maganda. Wow. A certificate of recognition awarded to Professor Sofronio Dulay for his generous participation as a speaker and interviewee on pre-colonial culture of proto-Filipinos in Tondo. Salamat. Thank you po, sir. Thank you po. Taga, sir.
Paano ko makukuha yung FB Live? Kasi paano ko sa stop ko eh? Ilalagay ko sa isang sa YouTube eh. Ay, nasa kwan po. Pwede ko pong i-download para sa inyo po and then I'll send it to you po. Ah, sige. Opo, yung FB Live po. Opo, opo. So, Alan Torres Camba. Thank you so much for joining me. It's been a pleasure na makausap po kayo and hopefully I'll get a chance to meet you in person. I'm gonna go to the Philippines po hopefully this month or next month to continue my research sa Mindoro. So hopefully I'll get a chance to meet you po, sir. Pag naligaw ko sa Marikina, mag-dinner tayo dito sa bahay. Meron akong sarili mo dito, yung tatawag kong Dine with the Ancestors. Ay, yun, yun. Siguro, punta po ako dyan. Actually, I was in Marikina before. Dyan po ako nagkape. Dyan po ako nagpalaban ng damit. Ah, talaga? Okay, tayo na, Jay. Tayo na, Jay. Magkape tayo dito. Mag-dinner tayo. Po, sige po. Let's keep in touch po, sir, and then I'll be there. I'll join you po in your stuff. I'd like to see your windows. Tama, tama. Tsaka yung balete, Jay, papakita ko sa'yo. The balete there at the back of your house. It's been a pleasure to talk to you, Paul. Thank you so much for joining us. Okay, welcome. Thank you, Paul, sir. Thank you, Paul.